naman kayo. Ito na, MECQ Season 1 na. Akala ko hanggang ECQ Season 3 pa lang tayo, pero wala, na-extend na naman. Na-extend na naman at wala pa rin mass testing na nagaganap. Wala bang ano dyan? Wala bang fast tracking dyan? Kahit konti lang. Sige, wala ka na. Okay, so anyway, as promised, today I will be announcing the winner of my giveaway. Yes, today, as in today, dito mismo sa video na to. And so, sit back, relax, and itayin yung i-announce ko ang winner. Pagkatapos, kung i-share sa inyo ang mga, tawag dito, nude lipstick must-haves ko. Mga drugstore brands lang to, so murang mura. Gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga lipsticks na ginagamit ko sa mga videos ko sa pang-araw-araw. Kasi wala lang. Tutuwa lang ako. Ang cute kasi nila. Ayan. Okay, uunahin ko na ang aking paboritong makeup brand. Drugstore makeup brand. Actually, wala naman ako ibang ginagamit ko di drugstore makeup. Kasi like I told you, hindi ko naman afford bumili ng mga branded na mga makeup ganon. Kasi ako, I firmly believe, personal ko lang naman ha, na ang makeup, minsan hindi talaga siya nakadepende sa brand. So, nasa skills ng gumagamit, at saka marami talaga drugstore brands, products na maganda. So, ayun. Okay, eto na. Bisimula talaga ako. Ang dami kong ek-ek sa buhay eh, no? So, ayun. Mag-start ako sa Maybelline. Kasi Maybelline yung pinakamarami akong lipstick. So, ito na lang din yung ipapasok ko. Magaganda kasi mga nude lipsticks din ng Maybelline talaga, guys. So, ayun. Wala naman akong masasabi. Unahin ko yung mga lipsticks talaga nila. Like, hindi liquid. Lipsticks talaga. Ito yung Touch of Nude. Ito yung Touch of Nude. Gustong-gusto ko yung shade na to. I started using this when I started to work. So, ito yung pinakaunang lipstick na binili ko sa sahod ko. Yeah. If I remember correctly, ha. So, ito siya. Ikita nyo, medyo may pagka-pinkish yung shade niya. Pero maganda siya sa lips. Nagva-vary sa skin tone mo kung ano yung kalalabasan niya sa lips mo. Ganun naman talaga, di ba? Kasi meron akong friend na meron din ito, pero iba yung color payoff sa kanya. Like, parang, basta, morena yon, morena yung friend ko na yon. And bagay din sa kanya tong shade na to. And sinasabi ko, bagay din sa akin tong shade na to. Kiniklaim ko talaga yon. Lahat ng shades na ipapakita ko sa inyo, bagay sa akin. So, bagay din sa inyo, bagay sa ating lahat. Oh, universal. Mm. Okay. So, isa-swatch ko siya para makita nyo kung ano yung color niya. So, ayan. Medyo pinkish talaga siya. Pero hindi siya yung pinkish na sakit sa mata. Mauve. Mauve. Ayun. Yun yung exact term. Mauve. Mauve yung color niya. Paulit-ulit eh, nun. Tawag dito. Maganda to pang everyday. Well, technically, kapag nude lipstick naman, maganda talaga siya pang everyday, di ba? And, maganda siyang gamitin sa office, sa mga subtle looks lang, maganda sa school. Kung ayaw niyong nagli-lip tint, magganto kayo. Kasi, maganda rin yung consistency ng mga lipsticks ng Maybelline. Although, hindi, honestly, hindi siya ganun ka-long-lasting, especially if matakaw ka at kain ka ng inom, hindi talaga magtatagal sa labi mo to. So, lagi mo siyang dalhin para makapag-retouch ka always. Ganon. And then, the second one, itong Touch of Spice. Ay, gosh, ano to, universal color talaga to. Kapag may tinanong ka, ano pong kayang bagay sa aking lipstick ng Maybelline, karamihan sasabihin sa'yo, Touch of Spice. Ganon. Kasi, kahit anong kulay ng balat mo, bagay sa'yo itong shade na to. Ang konti na nito, totoo lang, malapit ko na siyang maubos. Parang nakalahati ko na siya look ko. Mas dark lang siya compared dun sa Touch of Nude. So, eto may pagka-mauve din yung shade niya. Pero much darker, like I said. Ayan. Medyo may, ayan. Oh, bakit ko ba binura? Anyway, eto, itatabi ko ha. Ayan yung Touch of Spice. And then, eto yung Touch of Nude. Tignan niyo yung difference. Sa taas yung Touch of Nude. Ayan, oh. So, mas dark talaga yung Touch of Spice.
So, depende na lang sa inyo kung anong mas prefer nyo. Mas light ba? Mas dark ba? Ganito, ganyan. And then, the next one, ito yung ito yung latest na binili kong Maybelline na lipstick. Nag-stop na kasi. Pero naman, ang haba niya pa. Medyo nag-stop na kasi ako sa pagbili ng mga Maybelline lipsticks. Kasi nga, I started trying other brands. Hindi naman sinasawa ako sa Maybelline. Gusto ko lang talaga mag-patronize ng ibang brand. Lalo na yung mga startup na Filipino brands. Ayun. Support local, sabi nga nila. And then, ito, yung Almond Pink. Nagbabasa ako ng mga online discussions, forum, ganito, ganyan. Pati dun sa group ng Maybelline, tatanong sila kung ano yung magandang color ng lipstick ng Maybelline para sa mga morena. Itong Almond Pink, usually yung talagang nare-refer sa kanila. So, ayan. Nasa pinakababa siya. Siya yung nasa pinakababa. Sobrang similar ng color nila ng Touch of Spice, kung mapapansin nyo. Tanungin nyo ako ngayon, bakit ko sila binili pareho? Ang sasagot ko, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman alam na ganun kasimilar yung shade nila. Si ako naman, si Billy lang, si Billy, ganun. Pero, ang main difference yata nila is, technically wala. So, bumili lang ako ng lipstick na dalawa. Pero, pinakita ko sa inyo both kasi, usually, na out of stock si Touch of Spice or na out of stock si Almond Pink. So, kung meron kayong gustong bilhin, either of the two bilhin nyo. Very, very small lang yung difference ng color nila. And siguro, mas mapapansin nyo, mas makahalata nyo yun if kayo na mismo yung magtatry nung product. And then, meron pa silang bagong nilabas yung collection nila na Sensational Liquid Matte Lip Tint. Ayun, napakita ko na siya dun sa previous video ko and I believe sinama ko tong shade na to dun sa raffle giveaway. Ay, dun sa giveaway price ko. So, isuswatch ko siya. To gusto ko yung shade nito. At saka, it's very lightweight talaga. Hindi nyo siya halos maramdaman sa lips nyo kapag natuyo na. Ayan, ganyan yung shade niyan. Ang hili ko sa mga mauve, no? Tapos, ano, tawag dito, nagmamatch siya, lalo na if hindi mo masyadong kakapalan yung pag-a-apply mo kapag light lang, maganda, maganda yung pinakalabasan niya. And then, of course, itong liquid lipstick ng Maybelline na to, talagang holy grail to, kung gusto mong maghapon magdamag na ka-lipstick ka. Ang first shade ko is itong Seductress. Light siya, na nude shade. Masyado kasing light yung isa, yung poet. Poet? Poet yata. Yung poet na shade. So, ito yung pink kinuha ko. Ayan. May pagka-pink siya. Pink na nude yung color niya. Ito hindi, wala siyang hint of mauve. Talagang nude siya. Na may pagka-pink. Ayan. Yan yan sa pangalawa. Ay, dai, kapag ito naman talaga natuyo sa bibig mo, ikaw ang mahihirapan magtanggal sa kanya. Kung sa ibang lipstick, nahihirapan ka kasi retouch ka ng retouch kasi lagi niya tatanggal. Ito, hindi talaga siya matatanggal. Kailangan mo usually ng oil or yung talagang, tawag dito, ayan lip makeup remover. Kasi kapag wala ka nun, talagang kakapit siya sa lips mo, hindi mo siya matatanggal ng basta-basta. Oh, no! Ayan. And then, the other shade that I like is itong Delicate. Usually, itong dalawang to, pinagko-combine ko. Kasi ito ah. Itong Delicate kasi, medyo nasa pinkish, reddish side na siya. Ayan, yung nasa taas. So, ang ginagawa ko, pinagko-combine, ito yung Delicate, ito yung Seductress. So, pinagko-combine ko yung dalawa and sobrang ganda ng kinakalabasan na kulay. So, kung meron kayo itong dalawang shade na to, itry nyo ipag-combine. And I'm telling you guys, ang ganda. Ang ganda ng kalabasan niya. Promise. And, pwede mong i-adjust-adjust. Dagdagan mo lang yung Seductress, dagdagan mo yung Delicate, ganito, ganyan. So, ayun, advice lang. Mga tips and tricks from LP. LP, Sunod, L'Oreal.
drugstore pa din to. Nabili ko to on sale. I think 175 pesos ko na lang siya nabili. Kasi 350 yata yung original price. Itong Color Rich Matte nila. Binili ko siya sa Lazada. Ano nag-sale last? Tawag dito? 10-10 ata? Or 9-9? Or basta, basta nung nag-sale, binili ko siya. Sinasabi ko sa inyo, mag-abang lang kayo lagi ng sale. At meron, meron talaga kayong makukuhang mura. Pero minsan kasi yung patient ako, so hindi ko na naiintay yung sale. Bumibili na talaga ako ng bago. Ganun-ganun lang. Okay, so L'Oreal. Itong first shade, Rose Garden. Swatch ko na sila ng sabay para maipakita ko na ng sabay sa inyo. And then, ito yung Rose Garden. And Mont Blanc. Yan. Kapag sinwatch ko sila, actually, mukha silang pink. Very pinkish sila. Pero kapag nilagay mo na siya sa lips, maganda. Like, bagay na bagay siya. Kasi ginagamit ko tong dalawang shades na to kapag nagmi-makeup ako ng mga aabay sa kasal. And sobrang bagay niya. Sobrang bagay ng colors na to kapag pang-abay yung makeup look na ginagawa ko. So, ayun. Kung pupunta kayo sa kasal, Rose Garden tsaka Mont Blanc ng L'Oreal Color Rich. Talagang bet na bet ko yung color. Pero hindi rin ako masyadong believe sa tawag dito. Pagka long-lasting niya, kasi hindi siya long-lasting. Short-lasting. Eh, syempre, kapag nasa handaan, kakakain ka, sis, di ba? Hindi mo naman gugutumin yung sarili mo dun. Kaya naman, dalhin mo lang lagi yung lipstick mo para naman makapag-retouch ka. Okay. Ito, favorite ko rin to. Sobrang favorite ko nitong lipstick line na to. Napakita ko na siya. A few moments later. Okay, so I am once again back. Okay. Hindi pa talaga ako sure kasi kung papasok na ba ako. So, ayan. Tuloy tayo. Ano nga ba yung sasabihin ko? Ito. Ito yung pinaka-paborito ko ngayon na lipstick collection. Yung Careline na Soft Suede. Alam ko, pinakita ko na rin to dun sa last video ko, yung isang shade nito. Pero talagang, I'm telling you, ito yung suot ko ngayon. This is the shade Icon. So, kung makikita nyo, ang ganda niya. This is one swipe lang, ha? Hindi ko siya binilled and ganyan yung shade niya. Kitang-kita nyo naman. Namumutok pala yung pisngi ko, no? Grabe, sobrang red pala ng cheeks ko. Kasi gusto ko makita dun sa camera ng meeting namin yung pagkapula ng cheeks ko. Okay. So, like I said, ito yung Icon. Yung suot ko ngayon. And namnamin nyo ang shade ng Icon. Tapos, pakita ko sa inyo, etong isang to, yung Vibe and yung Mood. Etong Vibe, Mood, Icon, pinag-a-alternate ko sila whenever I go to the office. So, ayan. Yung actually, buti na nga lang naiuwi ko kasi silang lahat bago mag-ECQ. Kasi before, nag-iiwan ako ng lipstick sa office and iniwan ko yung dalawa dito. And thank goodness naman na naisipan kong ilagay sa bag ko nung time na parang the week before mag-implement ng ECQ. Oh, di ba? Swerte. Okay. So, ayan. Yung nasa taas is yung Vibe, yung nasa baba is yung Mood. Personally, I prefer the shade Mood over Vibe kasi yung Vibe medyo may pagka pinkish vibe na siya. Para siyang yung pinakita kong L'Oreal na dalawang shade kanina, parang ganun na yung range niya. Pero yung Mood is yung parang kung gusto mo yung darker shade ng nude, maganda yung Mood. I die. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ka madi-disappoint, hindi ka malulungkot sa kalalabasan ng lips mo kapag ito yung ginamit. Okay. So, ito. Last na to. Binili ko to sa local brand. Tawag dito? Ay, hindi pa pala. Dalawa. Oh, dalawa to na binili ko sa isang local brand. Pareho silang bago lang. And, ayan. Gusto ko lang silang i-feature dito kasi natutuwa ako sa mga shade tsaka sa quality ng liquid lipsticks nila. Una, yung Painted Cosmetics. Ito yung Rose Latte collection nila. Ang name ng shade na to is Aroma.
And yung scent kasi niya is may pagka somewhere in the middle ng chocolate tsaka ng coffee. So I'm not really sure. Hindi siya mabaho. Hindi ko lang talaga maintindihan yung scent niya. So ayan. Pakita ko sa inyo, ito yung aroma. Kung mahilig kayo sa terracotta shade, ayan o, may pagka terracotta yung shade na to. Ang ganda niya. Panglaban siya. Like, kapag ayaw mo mag-red lipstick, pero gusto mo yung may pagka-nude side na red, eto yung gamitin mo. Again, this is Painted Cosmetics in Aruba. Ang ganda. Okay. And then, ito, last na talaga to, yung Unicorn Dream na Dream Velveteen. Na-feature ko rin to dun sa huli kong, ano, sa huli kong video, yung sa haul ko. Kasi isa to dun sa binili ko. And, eto, papakita ko sa inyo. Ang bango nga pala nito, ah. Bubblegum scented siya. So, natuwa ako. 75 pesos lang to, guys. So, ayan. Eto, parang may pagka-chocolatey yung... May ganun bang color? May pagka-chocolatey yung shade niya. Ganda ng pagka-nude niya. Look, ha. Siya yung nasa baba. So, compared dito kay Aroma, mas brownish yung shade ni Modest. Si Aroma kasi more on the red undertone na. So, yeah. Yeah. But both of them are very good and they dry easily. And based on my observation naman when I wore them last week, hindi sila basta-basta natatanggal. Yung Unicorn Dream, imagine mo ah, 75 pesos, pero long-lasting yun. Kahit uminom ako ng tubig tsaka ng cook, hindi siya natatanggal. Nung kumain ako ng medyo may pagka-oily, hindi siya totally natanggal. Of course, nagkaroon lang ng konting gap dito sa gitna ng lips ko, pero andun pa rin siya. So, konting retouch lang, ganun. Bad. Okay. So, yun yung lipsticks na masasuggest ko sa inyo. Mga Maybelline, L'Oreal, Careline, Painted Cosmetics, tsaka Unicorn Dream. Tawag dito, wala lang. Nagagandahan lang ako sa kanilang lahat, kaya shinare ko sa inyo. So, now, it is the moment of truth. Kaya saya ka today. Wala lang, kasi happy lang ako. Kasi umulan kahapon, and medyo malamig yung panahon ngayon, hindi ako pinagpapawisan today. So, I'm very, very happy, guys. Okay. So now it's time to announce the giveaway winner. I'm so excited kasi first giveaway ko to, first announcement of winner. Yes, two more giveaways to come. Yay! So yes, ayan kayo ng umaga. Ni-raffle ko na yung mga pangalan ng mga may entries. And ayan, makikita niyo sa screen kung paano ko sila ni-raffle. And... Tcharam! Congratulations! At Marika Horikawa! Ikaw ang nanalo sa aking first giveaway. And because of that, nire-request ko sa'yo na isend mo sa akin ang iyong contact details, ang iyong address. Huwag kang mag-alala, hindi kita pupuntahan dyan. I will just use these details para maipadala sa'yo yung napanalunan mo. Kasi, hindi mo isa-shoulder ang shipping fee. Ako na mismo, ako ang magpapadala sa'yo. Wala ka na ibang gagawin kundi umupo at intayin dumating sa'yo yung package mo. Papadala ko siya sa'yo within, hindi ko sure kung makakapasok ako next week. Pero kapag meron akong nakitang available na LBC, JRS, JNT, lahat, kahit anong courier pa yan, papadala ko sa'yo yan. Sure ako, makakatating sa'yo itong mga to. So please message me sa Facebook ko, sa Twitter ko, Ella Pagya. And, ayun. Dito tayo mag-usap. Yay! So, ayun. Na-announce ko na ang ating giveaway winner. Wala na akong utang sa inyo. So, it's time to end this video. Thank you so much for watching once again. Ang dal-dal ko na naman. Don't forget to like this button and subscribe to my channel. Thank you so much. Goodbye!